Basketball Lovers, good day para sa inyong PBA Commissioner's Cup update. Hindi pa man nag-uumpisa ang Governor's Cup. Ang Magnolia Templados naghahanda na para sa Governor's Cup. At target nga at balak kumuha ng Magnolia Templados ng former PBA import at former best import ng tinutukoy ko, ang former import ng Meralco Bolts na si Allen Dorham. Walang duda, subok na ang kakayahan ni Allen Dorham. Alam naman natin at alam din ng Magnolia at ng coaching staff ang kakayahan at kayang gawin ni Allen Dorham. Kaya naman nadala ni Allen Dorham ng ilang finals appearance ang Meralco Bolts, pero bigo lang ang nasabing import na si Allen Dorham na makuha ang kampiyonato. At ilang beses na din ito nakuha ang best import. Patunay lamang ito na di kalibring import si Allen Dorham. Opo, dahil nga sa di kalibring import ito ay maraming mga team ang interesado ngayon makuha si Allen Dorham. At sa kasalukuyan, ang 6'6 na si Allen Dorham at isang 34 years old, madami pa itong ipapakita at madami pa itong papatunayan sa mga fans at sa loob ng court. At sa kasalukuyan nga, naglalaro ito sa Japanese B-League. At nag-a-average lang ito ng 15 points per game, 9 rebounds at 3 assists. Patunay lang ito na kayang-kaya pa rin ni Allen Dorham buhatin ang isang team. Kaya naman marami pa rin ang interesadong team sa PBA na makuha ang nasabing player. Dahil ang Meralco Bolts meron ng import para sa Governor's Cup at ito nga ay si KJ McDaniels. Ang ibig sabihin nito, malaya nang makakakuha or makakapili ang iba't ibang team para makuha si Allen Dorham. Sa kasalukuyan nga, si Allen Dorham ay target ngang makuha ng Magnolia Templados dahil hindi pa malinaw sa Magnolia Templados kung babalik pa ba ang dati nilang import na si Mike Harris. Matatandaan, noong semifinals nagkaroon ito ng injury kontra sa Meralco Bolts, kaya naman hindi nakakuha o hindi nakapasok sa finals ang Magnolia at nagkaroon nga ng malalang injury si Mike Harris, dahilan para magdalawang isip na bumalik uli sa PBA. Kaya naghahanap habang maaga pa, naghahanap na ang Magnolia ng isang di-kalibring import na pwedeng magdala sa kanila sa finals at makakuha na muli ng kampiyonato. At ito na nga ang inaasahan nila na makakatulong ang nasabing former best import na si Allen Dorham. Kaya aabangan natin kung kailan nga ba darating si Allen Dorham. Kaya bang i-buy out at mapaaga ng Magnolia ang pagdating ni Allen Dorham para sa paghahanda sa Governor's Cup? At meron pa isang balita na kamagugulat ang lahat. Dahil hindi lang pala si Allen Dorham ang posibleng iwanan na ang Meralco Bolts. Next season ay mag-i-expire na ang kontrata ni Chris Newsom. Ibig sabihin, ang 2015 draft class ngayong taon ay malaya nang makakahanap ng kanilang team na paglalaruan. Dahil nga ang mga 2015 draft class ay papasok na sa free agent market. Ang ibig sabihin lang, kayang-kaya nang maghanap ni Chris Newsom ng ibang team na po pwede niyang paglaruan at makakuha, na posibleng makuha ang kauna-unahan niyang kampiyonato. Po pwedeng i-exercise ni Chris Newsom ang kanyang rights at humanap ng team kung hindi siya mananatili sa Meralco Bolts. Alam natin na matalik or magsanggang dikit si Coach Norman Black at Chris Newsom, pero hindi na ito ang rason para manatili pa siya
sa Meralco Bolts dahil hindi na nga maganda ang itinatakbo ng Meralco Bolts. At ayon nga sa ating report, po pwedeng ilipat ni Chris Newsom ang kanyang right sa SMB at po pwedeng tapatan ng SMB kung ano man ang offer ng Meralco Bolts kay Chris Newsom. Alam natin na badly needed ng SMB ang isang wingman na magko-complement kay CJ Perez dahil si CJ Perez first unit ng SMB. Pwede maging second unit si Chris Newsom ng SMB para lumakas lalo ang lineup ng SMB. At alam natin, ang natitirang death five na mga guard ng SMB ay posibleng anytime ay pakakawala na ito ng coaching staff ng SMB at ng SMC management dahil nga nagkakaedad na. Kayang-kayang patunayan ni Chris Newsom kung sakaling ipadala na sa ibang team si Marcio Lassiter at Chris Ross, kaya niyang punan ang mawawalang rules ni Chris Newsom, rather ni Marcio Lassiter at Chris Ross. Kaya kung sakaling magkakaroon na ng desisyon si Chris Newsom, pupwede na itong anytime lisanin ang Meralco Bolts. At bago nga natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Anthony Lucky Alon, Joshua Giray, Sagiray Family, Espejo Family at Rosales Family ng Tondo, Manila, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV at si Mr. Domingo Ubuob. Marami pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakifollow na po para lahat ng sports balita updated kayo. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.